Welcome sa Team Gadget PH. Hawak ko ngayon ang iPhone 8 and iPhone 8 Plus. Gagawa nga pala tayo ng comparison review sa video na ito. And aalamin din natin kung worth it pa ba sila bilhin ngayong 2023 na parating. So before we start this video, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga iPhone reviews na gagawin sa channel na ito. As of now, iOS 16 ang current version. At based nga sa update na ito, pasok na pasok pa rin ang iPhone 8 and 8 Plus sa update na ito. Itong iPhone 8 and 8 Plus ay inintroduce way back September 2017. 2017 kasi ang taon na kung saan halos sobrang sikat nitong dalawang phones na ito. And ngayon, let's compare their design. Hindi hamak naman na mas mahaba at mas malapad talaga si 8 Plus kesa kay iPhone 8. Ang color nitong iPhone 8 natin ay space gray, while si 8 Plus naman ay red. So rare color pala ito from 8 Plus. Ang 8 Plus ay may 202 grams, while ang 8 naman ay 148 grams lang. Halos same lang naman sila. Parehong aluminum frame, at parehong made of glass ang likod nito. And also, dust and water resistant nga rin pala ito. So, kung maliit ang kamay mo, sakto sa'yo ang iPhone 8. Pero if sanay ka naman sa mga malalaking phone, then okay din sa'yo itong iPhone 8 Plus. Now, let's talk about the Touch ID. Both phones have their Touch ID na talaga namang nakasanay na ng mga users. Dahil after 8 Plus, linabas na ni iPhone ang mga full body ratio iPhone unit, katulad ng iPhone 10 hanggang iPhone 14. So wala na talagang Touch ID dahil puro na ito Face ID. Marami pa rin kasi talagang sanay sa Touch ID dahil napakadaling gamitin at pwede mong buksan ang phone mo kahit nasa bulsa lang. So if mas sanay ka sa mga phones na may Touch ID, well, iPhone 8 and 8 Plus will be more convenient for you. Let's talk about naman yung display ng dalawa. Itong dalawang phone ay may parehong Retina IPS LCD. Siyempre, magkaiba lang sila ng size. Ang iPhone 8 ay 4.7 inches, while sa 8 Plus naman ay 5.5 inches. iPhone 8 has 750 by 1,334 pixel, while 8 Plus naman ay merong 1080 by 1920 pixels. There's nothing special sa display nila compared sa mga newest iPhones dahil nga OLED display na ang mga ginagamit ngayon. But these two phones will give you a sharp detail when watching a videos. Also, sa iPhone 8 din pala na-introduce ang unang-unang True Tone display sa iPhone. Itong unit namin ay masasabi kong original pa ang LCD dahil meron po itong True Tone. Kapag wala pong True Tone ng iPhone 8 and 8 Plus nyo, meaning napalitan na ang display nito. Let's talk about naman ang kanilang performance. Dahil nga, this was released 2017, iPhone 8 and 8 Plus ay may chipset na Apple A11 Bionic. Okay na okay ito sa taong 2017, pero dahil nga ang mga sikat na games ngayon ay masyado ng in-upgrade, I don't think na smooth mo pa rin ito malalaro na talagang walang lag experience. If you want to play low specs games, kaya pa rin naman talaga ng iPhone 8 and 8 Plus, but if we talk about high FPS games, expect na mabilis itong iinit at malulubat. Kung usapang everyday tasks, kumbaga pang text, pang call, pang scroll sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, pagnood ng video sa YouTube, pag-take ng photos and videos, basic na basic lang yan sa mga phones na ito. Let's talk about naman ang battery capabilities nito. Sad to say, but iPhone 8 has a weaker battery life compared sa 8 Plus. Ang iPhone 8 ay merong 1,821 mAh na mas maliit kesa sa iPhone 7 unit. While ang 8 Plus naman ay merong 2,691 mAh. So kung i-compare natin sila sa year na ito, sa mga battery ng mga cellphone ngayon, talagang mababa na sila. But we should accept that dahil nga this is a 2017 flagship phone. So expect the reality na hindi nito kayang tumagal ng isang buong araw. Good thing sa aming store, itong dalawang phones na hawak ko ay may battery health pa na 100%. Let's talk about naman ang camera nitong dalawa. Even though na ito ay 2017 phones, but I can still say na ang camera quality nito ay still panglabanan pa din sa year 2022. Ang back camera ng iPhone 8 ay 12 megapixel and 1.8 f-stop, and ganun din po sa 8 Plus, no? Meron din po itong 12 megapixel, 1.8 f-stop na merong 28mm sa wide lens and
12 megapixel 2.2f stop sa 57mm sa telephoto lens naman. And yun nga yung pinagkaiba lang nila na meron itong dual camera setup sa 8 Plus. Isang wide angle at isang telephoto compared sa iPhone 8. This camera lens will still give you a decent and sharp photos kung maganda ang lighting mo. Both phones naman ay may ibubuga lalo na kung ang kuha nito ay outdoor at may proper amount of light. Dahil nga pagdating sa low light condition, hindi ito maganda gamitin dahil wala pa po itong night mode feature. But when we compare these two phones, makikita natin na mas sharp ang edges ni 8 Plus compare sa iPhone 8. So lamang ang 8 Plus dito dahil nga kung gusto mo mag-shoot ng portrait mode, hindi nga po ito pwedeng gawin sa iPhone 8. Sa pagkuha naman ng video sa dalawang phone na ito, ang iPhone 8 and 8 Plus ay parehong kayang mag-shoot up to 4K resolution at 60 frames per second. But based on my observation, 8 Plus video mode is better compared sa iPhone 8. Ang tanong, worth it pa nga ba bilhin ito this 2023? For me, yes na yes. Dahil ngayon nga ay pasok pa nga rin siya sa iOS 16, so still makakuha pa rin ito ng mga latest security updates from iPhone. And also, the price point for these two phones ay kaya pa siguro ng bulsa compare sa mga bagong iPhone units na over 20,000 na ang presyo. Speaking of prices, sa aming shop, ang iPhone 8 na may 64GB ay 9,300 while yung 256GB naman ay 11,300. Ang iPhone 8 Plus naman namin na may 64GB ay 13,800 at ang 256GB ay 15,300. Ang mga iPhone 8 and 8 Plus unit namin ay pre-loved na. But don't worry, hindi pa ito na-open or na-re-repair, so halos original pa ang mga parts nito. So kung nakapag-decide ka na, i-chat nyo lang kami sa aming Facebook page na may 308k likes at Instagram na may 219k followers. Sinasabi namin ang mga numbers na ito para hindi po kayo may scam ng mga fake pages namin. Like this video kung gusto mo mapanood next ang iPhone 10 review. Thanks for watching, Beam Gadget PH.